Pilipinas, ang perlas ng silangan. Yan ang natatanging taguri sa ating bayang pinakamamahal. Ang mga natatanging lugar na kaiga-igaya, lalo tigit ang ating kultura, tradisyon, at maging ang ating yamang pampalitikan na tunay namang tatak Pinoy o only in the Philippines, ika nga. Halina't ating tuklasin ang ilan sa mga ito na matatagpuan sa hilagang bahagi ng Pilipinas, ang ilan sa mga natatanging hiyas ng Norte, ang Bigan, Batak at Baguio. Ang Bigan na matatagpuan sa Ilocos Sur ay isang isla na dating nahihiwalay sa Kapatagan dahil sa tatlong ilog na nakapalibot dito. Ang Ilog Abra, Ilog Mestizo at ang Ilog Jovantes. Ang pangalang Bigan ay nagmula sa isang anekdota. Isang halaman raw ang pinagmulan ng pangalang Bigan, ang Biggaan. Ang makasaysayang bayan ng Bigan ay napasali sa UNESCO World Heritage List noong Disyembre 1999. Isa sa mga maipagmamalaki ng Bigan ay ang yamang literatura nito. Isang halimbawa ang Dalyo, na isang dagliang pananalita ng isang mahabang tula na binibigkas sa paraang pakanta. Ilan sa mga natatanging manunulat na Ilocano ay sina Francisco Lopez, nagsaling sa salitang Kastila ng kauna-unahang tulang Iloco na may titulong romances. Pedro Bucaneg, na siyang sumulat ng Biag Nilamang at siya rin tinaguraang ama ng Ilocanong panulaan at literatura. Si Marcelino Mena Crisologo, nagpakilala sa sarsuela patungkol sa kultura at tradisyon ng mga taga-Bigan. Samantalang si Isayas R. Lazaro ay siyang manunulat ng mga sarsuela at komedya. Isang manunulat naman ng nobela, si Arturo Centeno. Kabilang din si Leona Florentina na kinilala bilang pambansang babaeng manunulat ng Pilipinas na ayon sa pananaliksik ay isang malayong kamag-anak ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose P. Rizal. Maging ang anak ni Leona na si Isabelo de los Reyes ay isa ring manunulat. Sa larangan naman ng kasaysayan ng ating bansa ay hindi malilimutan ang magkabiyak na sina Diego Silang at Gabriela Silang na nanguna sa pag-aalsa laban sa mga Kastila. Isa sa mga tradisyon na natatangi sa Bigan ay ang paghahatid sa huling hantungan sa mga yumao habang nakasakay ang labi nito sa isang karitela. Hindi naman patatalo ang Bigan sa pagkakaroon ng mga magaganda at makasaysayang mga lugar. Narito ang ilan sa natatang lugar ng Bigan. Calle Crisologo, ang St. Paul's Metropolitan Cathedral, ang Arsobispado, ang Plaza Salcedo, Plaza Burgos, ang Burgos National Museum, Simbaan Abasid o kilala rin bilang Campo Santo, ang Sikiya Mansion, Governor Chavez Simpson's Baluarte, Kankanen Makers ng Barangay San Jose, ang Pagburnayan, ang Abel Weavers sa Barangay Kamanggaan na gumagawa ng sikat na telang Abel Iloco. Ang bayan ng Batak ay nabibilang sa mga first class na bayan sa rehiyon ng Ilocos. Sa bayang ito, ipinanganak at lumaki ang ating dating Pangulong Ferdinand Marcos. Ang dating bahay ng mga Marcos ay katatagpuan ng isang museo na nagbibigay parangal sa nagawa ng ating dating Pangulo, magmula sa pagiging kongresista hanggang sa kanyang maabot ang pinakamataas na katungkulan sa pamahalaan ng ating bansa. Dito rin matatagpuan ang musileyo ng kanyang labi na nakapreserve hanggang sa kasulukuyan. Sa bayan ding ito ng Batak, matatagpuan ang tinaguriang Malacañang of the North na tinirhan ng dating Pangulong Marcos.
Ang Baguio ay kinikilalang summer capital dahil ito ay paboritong bakasyunan ng mga turista tuwing sasapit ang tag-init. Dahil na rin sa malamig na klima nito. Nagmula ang pangalan nito sa salitang Ibaloy na Bigyu, na ang ibig sabihin ay isang berdeng halamang maliit. Ang mga dayuhang Amerikano ang nag-ayos ng lungsod na sinimula noong taong 1900. Isa sa unang ipinaayos dito ay ang daan na nag-uugnay sa Maynila at Baguio na tinatawag natin ngayon na Cannon Road. Ito ay ipinangalan kay Major L. Cannon. Ating sulyapan ang ilan sa mga natatanging lugar ng lungsod ng Baguio. Ang Lourdes Grotto, Botanical Garden, ang Camp Chanhae, Wright Park, ang The Mansion, Mines View Park, ang Baguio Catholic Cathedral, ang Philippine Military Academy, ang Bell Church, Tamawan Village, ang Teacher's Camp, ang Easter Weaving Room, ang Aguinaldo Museum, Good Shepherd Convent, at ang Dominican Hill. Sa paglipas ng panahon, patuloy ang pag-unlad ng Pilipinas, kaalinsabay ang pag-unlad ng mga bayan nito, tulad ng Wigan, Batak, at Baguio. Kaakibat nito ang pagkakaroon ng mga makabagong infrastruktura at establisimento sa mga bayang ito. Naway hindi matabunan ng mga pag-unlad na ito ang kasaysayang historikal ng mga bayang ito. Naway mamulat ang mata nating mga Pilipino sa isang kaisipan na tayo mismo ang dapat mangalaga sa kagandahang taglay ng Pilipinas. Dahil walang ibang magmamalasakit sa ating bansa kung hindi tayo ring mga naninirahan dito. Kaya't ating palawakin ang ating kaalaman tungkol sa yaman ng ating bansa upang sama-sama nating paunlarin ang kultura ng ating lahi. Tara na, biyahe tayo!